pambansang loyalista. Pambansang loyalista, dito mo makikita. Dito mo makikita, pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres, pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL! Alam nyo bang si Rappler CEO Maria Ressa ay Maka-Marcos pala yan, mga ka-PL? Ha? Opo, tama ang narinig ninyo. Maka-Marcos po si Maria Ressa. Binuking po siya ng isang abogado. Kaya pala ang tahimik ni Maria Ressa at ng Rappler sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito pala ang dahilan. Ha? Maka-Marcos siya. Parehas po natin. O di ayos, di ba? Walang makulit sa administrasyon ni PBBM. O ito po ang balita. Basahin ko po. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo naman pong kalimutan, palike naman po sa video. Maraming salamat po para dumami pa po ang mga taga-Rappler na maging Maka-Marcos. Ayos? O eto na, basahin ko na. Maka-Marcos? May question mark naman po. Pero, tapusin po natin ang basa. Falsies, binuking papuri ni Ressa kay PBBM. Pinuri lang ka PL, Maka-Marcos na. O, ituloy po natin yung basa. Naglabas ng resibo. O, dyan pa lang ha. Naglabas ng resibo. Ulitin ko lang ha. Naglabas ng resibo ang abogadong si Jesus Falsies tungkol kay Rappler CEO Maria Ressa na pinuri umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinuri lang kaya? Ha? Ito po ang sabi ni Falsies. Saad ni Falsies hindi umano nakakagulat. O kita nyo na. Na nananahimik si Maria o si Ressa sa pag-atake. Diba? Tahimik po ngayon si Maria Ressa, mga ka-PL. Oh, dito na ipinakita ni Falsies ang dating post ni Ressa kung saan sinabi niyang matalino raw ang anak ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Oh. Ayos, natatalinuhan si Maria Ressa kay Pangulong Bongbong Marcos, mga ka-PL. Kaya siguro siya naging Maka-Marcos. Malaki po ang tiwala niya kay Pangulong Bongbong Marcos na maiahon po ang bansa mula sa pagkakalugmok. Oh, sa naturang post noon pang 2015, nilarawan umano ni Ressa na si PBBM bilang smart articulate, mga ka-PL. Ito pa oh. Nagpahayag din si Ressa na sa administrasyon raw ni Marcos ay tila naalis na raw ang takot ng mga journalist sa pagpaslang sa mga tao sa media. Ito po yung mismong sinabi ni Ressa. Oh, I think we've been seeing the transition from the last administration to this administration is the flipping of fear right. Ayan, we feel it in the public. We feel even, I suppose, among the cases of the journalist. Dating pahayag ni Maria Ressa. Bakit Maria Ressa? Sa panahon balita tayo digong, meron bang mga nagkandama tayo na mga media? Wala rin naman eh. Mas lalo na ngayon kasi mabait po ang pangulo natin, matalino pa. Sakto ang ginawa mo, Ressa, na maging Maka-Marcos ka.
Hindi ka nagkamali ng desisyon mo. Tuloy mo lang yan. Hinihiling din namin na huwag kang magbabago ha. Sa mga patapos ng termino ng Pangulo, baka mamaya, pagka malapit na matapos ang termino ng Pangulo, tsaka ka bumaliktad. Okay, walang baliktaran ha. At balatan mo yung mga antay. Ha? Meron ka namang kahit paano boses eh, 'di ba? Kilala pa naman ang Rappler kahit na iilan na lang ang mga follower nito. Balatan mo yung mga antay Marcos para lalo tayong magkasundo. Okay? Oh. Dahil dito ay maraming netizen ang pumuna. Oh, ito na. Kay Maria Ressa dahil sa kanyang mga pahayag o statement. Pinuna siya, mga ka-PL, na mga netizen. Siguro, ang isa sa mga pumuna sa kanya, yung mga dilaw. Hoy, Ressa! Akala ko ba? Ha? Bakit mo pinupuri yung anak ng diktador? pinuna siya. Eh, sorry na lang kayo. Nakapag-isip ng maayos si Ressa. Kayong kritiko ng Pangulo, bahala kayo sa buhay nyo. Manigas na lang kayo. Ayos! Dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin. At klaro naman na sa atin na si Maria Ressa ay makamarkos. Kahit papaano, sa dinami-dami ng mga kritiko ng Pangulo, merong iilan na nagigising po, ha? Ang diwa, ayan, grabe, diwa talaga, no? Na napapag-isip nila, uy, magaling naman pala itong taong to. Bakit tayo mag-antay dito? Ha? Suportahan na lang natin. O sana ganun lahat, no? O ito na po, ang pangalawang pag-uusapan natin. Kita nyo na. Paano hindi magiging makamarko si Maria Ressa, mga ka-PL? Walang masamang tinapay po kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, o. Ayan, ay hindi makita. O, ipakita ko na lang po. Ayan, o. O. Nakita nyo po ba? Ayan, puntod po yan ng mga Aquino. Ayan, o. Tatlong magkatabi, o. Ninoy, Cory, at saka Noynoy. Ayan, o, ngayon, ka-PL, kung puntod ng mga Aquino. O, ito po ang magandang balita. Basahin ko na. Nagpadala ng mga bulaklak si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa puntod ng pamilya Aquino sa Manila Memorial Park sa Paranaque City. Walang masamang tinapay po ang Pangulo. Kahit na numero unong kritiko niya ang mga Aquino, no? Lalo na yung mga galamay nitong mga ito, paano siya siraan sila, pamilya nila, 30 taon mahigit silang nakakarinig ng mga paninira, may mga demanda pa, masasakit na salita, paratang na di umano'y magnanakaw, pero walang masamang tinapay ang Pangulo. Hindi po nagtatanim ng galit. Ayos. Nagpadala po ng bulaklak, ha? Si PBBM sa puntod nung tatlong Aquinong yumaon na, mga ka-PL. Oh. Shout out sa mga kritiko ni PBBM. Yung mama, oh. Kahit alam niya na isa itong pamilyang ito sa sumira sa pangalang Marcos sa bansa, hinayaan niya na, kinalimutan niya na. Total, kami buhay pa. Parang ganun. Sila, wala na. O diba, mga ka-PL? Namaya pa na, ganun lang.
Kami buhay pa, nakakakain pa ng masarap. Ha? Masarap kaya mabuhay, di ba mga kapil? Kahit na medyo hikaos tayo sa buhay. Di ba? Uulitin ko. Nagpadala po ng Bulaklak si Pangulong Bongbong Marcos sa puntod ng mga Aquino. Okay? Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo lagi. Be blessed.